introductory part of the subject. So lahat ba kayo nakita na ninyo yung ano, yung LRP na browse na ninyo? Nakapagbasa-basa na kayo? Yes po, Doc. Hindi pa. Kamusta naman ang mga nabasa nyo doon? Easy lang, madali lang, no? Madaming terminology, Doc. Maraming mga terms. Pero actually, yung nandun sa LRP is hanggang ano pa lang yun, midterm. Yung midterm yun. Okay, so I will be presenting my first presentation slide. Nakikita nyo ba? Nababasa nyo? Yes po, Doc. Yes po, Doc. Okay, so yes po, Doc. Kung nabasa nyo na yung ano, yung sa introductory part ng resource learning packets natin, ito din yung nakalagay doon. So, I will just present and kung meron kayong mga questions or clarification, feel free to ask. So, principles of animal production, ito yung subject natin, and economics. So, bakit naka-incorporate dyan yung ano, yung economic aspect? Kasi nga yung subject natin, nakalagay yan, kaya ko kayo pinagawa ng feasibility study. Kasi when it comes to economic, ano ba sa kwan? Ano ba sa palagay nyo? Ano sa tingin nyo yung pag-economic yung pinag-uusapan? Ano yung topic dyan? Marketing, Doc. Marketing. What else? Money. Oh, yun. Money. Very good. So, money. Yung paggawa ng feasibility study, part of the feasibility study objective is for you to make the computation dun sa ipuput up or gagawin ninyong feasibility study. So, animal production, so part of the feasibility study is to make a sequence yung different components ng feasibility study. Nandyan kasi yung kung magpuput up ka ng, let's say for example, piggery farms. So, magtatayo ka ng piggery farms. So, kailanganin mo ng different inputs. Like for example, kailangan mo ng land area. So magpuput up ka ng maghanap ka ng land area mo. Kung gaano kalaki yung land na gagamitin mo, gaano kalaki yung building, gaano kadami yung alagaan mong animals. And then nandun din yung part nung husbandry management, kung paano mo alagaan yung animals, what are the different facilities, mga equipments, including the labor, the feeds na kakailanganin, kung magkano yung estimated cost mo sa pagkain, sa labor, sa equipment, facilities, magkano yung costing mo dun sa animal stocks, kung ilan yung alagaan mo, magkano yung bayad nun. So, nandun yung economic aspect niya, kung ilan, magkano yung gagamitin mong pera. And then, ayun, so kaya naka-incorporate yung economic dyan, economic significance sa part ng feasibility study. Kailangan din ninyong gumawa ng tawag dito yung projection dun sa magiging expenses sa lahat ng operation throughout the period ng operation. And then kung magkano yung magkano din yung expected or projected income na babalik sa inyo. Kita. Oh, yung kita, magkano yung kikitain mo. So, take note, alam naman natin during the first
second or third production period, yung first, second, at saka third year na production, hindi pa, alam naman natin na puro ano yun, puro palabas pa lang yung mga pera natin. Hindi pa ganun tayo kikita doon. Pero yung mga succeeding period, around 4 to 5 years, ganyan, doon na siya babawi. Kasi nga marami tayong nagastos dun sa mga input. Sa pabahay, yung mga equipment, yung mga materials. So maraming gastos doon. Yung pagpo-put up na lang ng building, napaka-expensive niyan. Malaki na yung gagastusin. Okay, so principle of animal production economics is an aspect of zootechnic. For your information class, yung zootechnic napaka-broad na niyan. Napakalawak ng coverage. Yung ano kasi, yung animal production, swine production, poultry production, equine production, ano pa ba? Livestock production, part yan ng zootechnic. Kaya sabi nga, sa board exam, hindi na dapat nire-review yan, sabi nila nung time namin na nagbo-board exam. Kasi napaka-broad, napakaluwang ng napakalawak ng coverage ng zootechnic. Kaya, nasabi ko sa inyo class na you need to memorize, you need to familiarize yung mga mapapag-aralan ninyo dito. Kasi ito yung magiging foundation ninyo. Magagamit ninyo to in the long run kapag naging future veterinarian. Then, aside from that, animal production in its broad sense is a subject that requires understanding on the basic husbandry management. So kapag sinabi natin husbandry management, nandyan na lahat yung aspeto, yung pag-aalaga, kung paano proper management. For example, sa swine, sa baboy, kung meron kang inalagang inahin, kapag buntis siya, ano yung proper caring na gagawin mo sa kanya, paano mo siya alagaan. And then, pag nanganak siya, ano yung management practices na gagawin mo dun sa piglets, how will you going to manage kapag nanganganak, ano ba yung assistance na gagawin mo. So, dapat alam natin yung mga yon. Then, ayun, so in relation to economic, so yung kung kikita ba tayo. Kasi kaya tayo nag-aalaga ng animals, we have different reasons, yung purposes. Pero alam naman natin yung mga farms na yan, they are, yung mindset nila is syempre for the income. Kung kikita sila, kaya sila nagtayo ng negosyong ganyan para magkaroon sila ng kita or income. Okay, so the subject concerns mainly on the knowledge of the student to acquire modern techniques. So pag sinabing modern, moderno. So before, yung usual practices na ginagawa sa pag-aalaga. So alam naman natin yung mga farm noon, they are on conventional type. So conventional, basta nag-put up lang ng building, ng poultry house or piggery house. Yung ventilation sa loob, it is not controlled. Unlike today, kadalasan yung mga tinatayong building, mga poultry farms, piggery farms, they are already tunnel ventilated. So, ibig sabihin, they are controlled environment. So, malaking bagay kasi yung temperature when it comes to production, especially sa growth ng animals. Kapag nandun sa comfort zone, yung animals, mas mabilis siyang lumaki. Mas mabilis yung paglaki ng animals. Yung average daily gain, as well as yung tinatawag natin na FCR or yung feed conversion ratio. Kasi kung nasa comfort zone temperature, yung animals, makakakain siya ng maayos, marami siyang makukonsume. And then yung effect nun is magkakaroon siya ng magandang growth or yung daily gain. So, usually, these modern techniques yung ginagamit ngayon,
It will not only benefit yung sa mga sa animals but also for the animal raiser itself sa society, kasi nalilesson na rin yung tawag dito yung mga technologies ngayon, like for example yung tawag dito yung biogas. So yung biogas noon prino problema yan sa mga farms, sobrang mabaho yung mga farm lalo-lalo sa Babuyan. Pero ngayon may mga modern technologies like yung mga biogas, yung dumi ng animals, yun na yung nagsisilbing ano source of electricity. Alam niyo class nung nag-OJT kami sa Lipa, sa International Center on Pig Husbandry, ITCPH. Sa Lipa, Batangas, kung alam niyo 'yon. So sa ITCPH, mayroon silang biogas digester. Biogas digester ang tawag doon. So yung mga dumi ng animals na pupunta doon na i-store doon sa storage tank, and then nagkakaroon kasi ng formation ng ano doon, yung gas. And to be specific, we call that methane. Methane gas yung nagiging source ng biogas natin. So mayroon silang equipment doon sa ITCPH. They can already put that methane gas inside the tank. Yung tangke natin na ginagamit natin pang luto. So, di ba, magkano ngayon ang kwan class? Magkano ang tangke? Shilane? Nagsishilane ba kayo? 600? 600. Apo. So, napakamahal. Kasi kami ngayon, gumagamit kami ng kwan, yung, kung alam ninyo yung price gas. Price gas, yung may, ano sila, may... May pwesto sila dyan sa may baras-baras yata yun. Yung sa malapit sa Petron Gasoline Station. Doon kami nagpapakarga. So mas mababa yung ano nila doon, yung presyo ng ano nila, ng gas nila. Pero going back doon sa ITC page na sinasabi ko sa inyo, meron na silang equipment wherein pwedeng ilagay yung methane gas doon na mismo sa tangke. So nakaka-save sila ng ano doon ng expenses syempre sa konsumo ng ano ng gas. Doon na kasi mismo nanggagaling yung gas doon sa biogas digester nila. So nung time namin yun na yung ginagamit namin, kaya kung mahilig kang magluto eh okay lang doon. Hindi ka mawawalan ng gas kasi meron na silang equipment. Kaya na-transfer nila yung methane gas diretso na dun sa tangke. Kaya nakakargahan. So, ayun yung mga modern technologies na ginagawa ngayon. Pero sa mga ibang farm, parang hindi pa nila na, wala pa silang equipment for them to transfer yung methane gas directly dun sa kwan. Pero ang ginagawa nila, ano na siya, direct source of electricity. Alam niyo yung farm sa Kwan, sa Bargas? Pag pumunta kayo ng Tarlac, yung pagbabigay ng Kamiling or Santa Ignacia, yung paakyat. So, pag paakyat na ganyan, may farm doon na malaki. So, wala silang ano yon, hindi sila nakakonekta sa Tarelco. Ang gamit nila is biogas. Yung mismong dumi ng mga baboy, nakukonvert yon into methane. Yun na yung nagiging source of electricity nila. So malaking ano yun, malaking advantage kasi malilessen yung konsumo nila, yung expenses nila when it comes to electricity. Kahit magdamagan yung ilaw nila doon, hindi sila nagpapatay kasi nga parang libre yung ano nila, source of electricity. So kinonvert nila. So yun yung mga advantages. Okay, so this subject aims to help the students in the general features of animal production. So in studying this subject, the student must familiarize the different technical terms. So as I've said, so napakadami niyan, yung mga terms na kailangan ninyong i-memorize. So hindi lang memorize, kinakailangan isa puso ninyo para siyempre mas maganda yung retainment, mariretain sa inyo. Hindi ninyo makakalimutan. Yan.
So this is created to highlight the actual occurrence and observations in the different stages of growth. So growth is very important when it comes to production. Aside from that, we have also reproduction, maintenance, and management of different species of animals. So sa animal production, we are not limited sa swine and poultry or cattle. So maraming aspeto yan. Okay, so yun. So kung nabasa na ninyo yung contribution of animals in human population, nandito yung nakalagay dito sa nandun din sa ano nyo, sa LRP nyo. So sabi dito, you start your day with a table with good breakfast consisting of bacon, egg, and a glass of milk. So ito yung mga naidudulot ng mga animals natin. Then they also provide wool. Alam niyo yung wool sa sheep. Nagagaling yan sa sheep. So ginagawang jacket. Then aside from that, another contribution, so ginagawa din silang source of leather, so ginagawa sa paggawa ng sapatos, belt, bags, etc., etc. Then another one, so tayo meron tayong kanya-kanyang hilig. Matanong ko kayo, ano ba yung reason niyo bakit kayo nag-enroll ng vet med? Oh, sino yung gustong sumagot, mag-recite? Class, sino yung magkaroon ng sahilig ng farm dog? Si Mark. Magkaroon ng sariling farm? Opo. Hindi ka ba pwedeng magkaroon ng sariling farm kahit hindi ka vet? Pwede rin po, pero mas maganda po kasi kung vet ka para kahit ikaw na din po yung nag-asikaso sa mga hayop mo. Kung nag-dog, dog. Ayun, so very good. So, sino pa yung ano dyan? Gustong mag-recite? Si Angel. Angel. Bakit ka nag-vet med? Dok, mahilig po ako sa animals. So, mahilig ka sa animals. O, sino pa? And, parehas kami ni Angel. Since bata ako, mahilig talaga akong mag-alaga ng animals. I just want to share yung experience ko noon. Nung bata pa lang ako kasi, yung father ko kasi magsasaka. So pag pumupunta siya sa bukid, kumukuha siya ng yung mga ibon. Kung alam ninyo yung tikling. So inuhuli niya yon. So ang purpose niya is pugo, dok, pugo. Inuluto. Pero once na nakita ko yon, hindi ko na binibigay ulit sa kanya, inalagaan ko. So ganun ako noon nung bata ako. Saka mahilig talaga ako sa animals, kaya ako nag vet med. So kayo, meron kayong kanya-kanyang reason kung bakit kayo nag-enroll sa vet med. And syempre magiging malaki yung role ninyo as a future vets. Magiging malaki yung mga future ninyo. So, saan na ba? So, ayan. So, meron tayong kanya-kanyang hilig. Yung mga iba, mahilig mag-alaga ng manok panabong as their pastime or recreation. Yung mga iba dyan, yung pinagbabawal, yung dog fighting, which is hindi na talaga ano yon. Against sa animal welfare kapag ganun yung ginagawa. So yung mga iba naman mahilig sa inuman, palaging may pulutan, ginagawang
kapulutan, mga isaw, sisig, kapag mahilig kayo uminom. So, yun yung mga contribution ng animals sa atin. Yung mga naibibigay nila aside from food, they also serve as source of recreation and pets. So, ayan. Okay, so before studying the biological economic principle that explains the aspect of animal function and production, it is important to have an overview on the general situation of animal industries, particularly the problems, constraints, and prospect they face. So as of now, na-mention na natin last meeting nung nag-ano tayo ulit, nag-klase tayo. We are facing different problems like sa swine industry natin ngayon. Malaki yung naibigay na problema ng ESF sa swine production. Kasi marami na rin nagsara na ano, mga piggery farms, including dito sa May Mayantok. May ano na dyan, may farm na nagsara dahil dyan sa sakit na yan. So, alam naman natin na lahat naman siguro may problema. Sino ba yung sa atin yung walang problema dito? Okay, hindi na ano yan, hindi na bago. But with that problem, we need to find a solution for that problem. So may mga interventions na kailangan gawin for us to minimize yung effect ng mga problems na to. Nabasa ko lang dun sa, just want to share yung nabasa ko. Since pandemic tayo ngayon, yung importation ng Philippines from Brazil, yung poultry meat, is in-stop muna. And for your information, Brazil is one of our source of imported poultry products. 20% yung contribution ng Brazil sa importation ng poultry meat. But as of now, inano muna, in-stop yung importation dahil nga sa pandemic. So this should provide the zootechnic student meaning and relevance to the objectives mentioned. So directed study approach and appreciation of the importance of the course. So initially, this portion was purposely not included elaborately in the material since it requires regularly updated and reliable economic data. So kapag mayroon kayong time, you try to browse, mag-search kayo yung mga production, kung nagkaroon ba ng increase or decrease para ma-update kayo dun sa livestock and poultry production natin. Kasi nag-vary, nag-iiba-iba. Noong 2018, 2019, 2020, nagkakaroon ng ano yan, ng changes. Pero I'm very sure yung sa swine production natin ngayon is talagang nag-decrease siya due to the effect of African swine fever. So ayan, so discussion as we are doing right now, and we will have also yung sa presentation ngayon, yung ginagawa natin during our lecture. So meanwhile, it will be a good start also to know, understand, and remember the various terminologies, as I've said. So you need to memorize, familiarize all of those different terms used in animal production. Okay, so animal health and the role of veterinarians. So the main objective of animal production is to produce animal products efficiently that are high quality. So wholesome and healthy, and also yung quantity, high yield. So kinakailangan dito, kaya nga sa ngayon, ang dami ng mga improvement, mga development technologies. As of now, napakadami mga technologies na nadi-discover by means of research, mga researches na ginagawa nila to improve yung animal production natin. So, if you are familiar with the genetically modified organism na tinatawag,
Are you familiar with the GMO class? Yes, no. Yes. Genetically modified? Yes, doc. Ano yung yes, alam niyo yung GMO ngayon? BT corn. BT corn, ano pa? Yung cancer fighting egg pa po, doc. Ha? Cancer fighting eggs po. Cancer fighting egg. Yes po, doc. How about yung featherless chicken? Have you heard featherless chicken? Hindi po. Hindi pa po, doc. Hindi pa po, doc. So, sa ngayon meron tayong mga ginatawag na featherless chicken. Pero dito sa, I think dito sa Philippines wala pa, hindi pa siya na-introduce dito. But in other countries, they are doing right now the production of featherless chicken. So, the main reason for that, ano kaya, sa tingin nyo, bakit minodify nila, nagkaroon ng genetic modification dun sa, tawag dito yung featherless chicken? Ano sa tingin nyo? Malalas. Bakit nila malalas ginawang wala ng balahibo? Para hindi may malalas yung labor. Balahibo. Yung labor, doc, mababawasan yung labor. Labor sa? Kapag, kwan? Kapag drenas? Tama ba? Para hindi sila magkakandok. Ganun. Para hindi sila? Magkakuto, ganun sorry. Yung mga ayam. Okay, so correct. Tama yun. That is correct. But, sabi nila, yung pinaka main reason talaga nila why they introduced this genetically modified featherless chicken is that the feather will consume 30% of the protein. Kasi yung kinakailangan ng feather para tumubo. So, yung alam naman natin sa poultry natin ngayon, kinakailangan mo talagang mag-focus dun sa protein content, dun sa nutrition ng animals, mainly sa protein para makapag-produce sila ng meat. Ngayon kapag may buhok, sabi ng mga scientists, pag may feather daw, yung chicken, it will consume around 30% of the growth ng feather. So instead na mapunta dun sa production or dun sa development ng muscle ng chicken, napupunta dun sa pagtubo ng feather. Kaya nila ginawa yon. And actually, may advantages, mayroon din siyang ano, disadvantages. So one advantage yon, yung nagkakaroon ng ano na, tawag dito yung protein diretso na sa muscle, hindi na nakukonsume ng feather growth. And yung sinabi nyo kanina, yung sa kuto, syempre hindi na siya magkakaroon ng parasite. Kasi nga, wala nang kakapitan yung ano, yung mga kuto, hindi sila